Maa-activate yon sa pamamagitan ng init ng araw. Kumbaga yung init ng araw ang nagre-reactivate. Sa murang edad pa lang, ma-exercise na yung kanilang mga baga. Good morning sa inyo mga kalapatids. Maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobolop TV. Ayan, napakaganda na ng panahon mga kalapatids, araw ng Sabado. At back to business na tayo sa pagkukondisyon sa ating mga alaga. Lalo-lalo na yung dalawang ibon natin na panlipad. Ayan, medyo hinihingal pa ako mga kalapatids dahil kaakit ko lang ng hagdan. Tinanghali na kasi ako ng akyat mga kalapatids. Kaya huwag na tayo magsayang ng panahon mga kalapatids. Parundahin na natin kahit pa paano itong ating mga alaga para nang sa ganun ay mapagpag naman sila. At magkaroon ng pakinabang yung mga tambay. Ayan, sige, lipad, lipad. Yun. Time check tayo mga kalapatids. Wala akong dalang relo. 9:09 ng umaga. Sana medyo tumagal sila para mapagpag. Dahil nga walang liparan sila ng matagal na panahon. Eh nastuck yung kanilang mga muscle at buto. Kaya kailangan maunat-unat nila yan mga kalapatids. Pasensya na kayo dun sa maingay na ano. Ewan ko ba? May disco yata yung kapitbahay. Kaaga-aga. Anyway, mga kalapatids, samanin nyo ako ngayong episode na ito. Habang wala sila, siguro lilinisin ko muna ito mga kalapatids. Pakakainin, aasikasuhin yung mga nandito sa ating breederan. At yung kanilang mga anak mga kalapatids ay pansamantalang kinuha ko muna. Ayan sila mga kalapatids, sinamantala ko na umaaraw na para maibilad na natin yung ating mga alagang ibon na to. Medyo hindi pa sila napapakain mga kalapatids dahil hindi pa tayo nakakapaglagay ng bagong patuka. Pero okay lang yan. Hayaan muna natin silang mabilad dyan. Then mamaya-maya, babalik na rin natin sila para masubuan sila ng kanilang mga magulang. Napaka-importante na ibilad natin kahit saglit lang yung ating mga alagang inakay dahil yung vitamin D na nasa kanilang sistema, nasa kanilang katawan, ay maa-activate yon sa pamamagitan ng init ng araw. At doon nila magagamit yung vitamin D sa kanilang katawan. Kumbaga yung init ng araw ang nagre-reactivate doon sa vitamin D para magamit nila. Alright? So malalaki na agad yung ating mga alaga, oh. Tinutubuan na ng pakpak. Hayaan lang natin sila dyan. Mamaya-maya kukunin na rin natin sila. Habang nasa taas yung ating mga parondahin, eh magpatuka na tayo dito sa ating mga alagang breeder mga kalapatids. Nakala na natin sila dahil ubos na yung kanilang patuka. Ayan. Tinitira talaga nila yung barley mga kalapatids, eh, no? Protein nga naman kasi ang kailangan ng kanilang mga anak. Haluin natin yan. Yung kanilang grits, okay pa yan. Samantala, dito sa ating mga alagang breeders na kinukondisyon, kakainin na rin natin yung mga yan. Ayan, nagtutukaan na rin dito sa ating kabilang breederan at hayaan na lang natin muna sila dyan na mabusog mga kalapatids. At ito, dito muna tayo magkwentuhan sa ibon na ito mga kalapatids. Ito nga yung binigay ng ating isang mabait at mabuting kaibigan, si Sir Lex Lin. At ang bloodline nito mga kalapatids ay Andre Latir. Kita natin sa itsura niya, medyo may edad na tong ibon na to. Bagamat matanda yung itsura niya, hindi naman siya ganun kaugod-ugod. Dalasan ang lifespan ng ibon, maabot ng 15 years sa pangangalaga nating mga fancier. Dahil nga nakukuha nila yung tamang nutrisyon na kailangan nila. Pero pagka mga ganung edad na mga kalapatids, evident na talaga yung pagiging uugod-ugod. Pero ito naman eh, mukha pa namang ano eh, nasa middle ages, kumbaga. Kung ikukumpara sa edad nating mga tao, baka kayang-kaya pa natin magpapisa dito, magpabuga ng inakay gamit itong ibon ng ating kaibigan na si Sir Lex Lin. So abangan ninyo yan mga kalapatids. Nabalik tayo dito sa ating mga alagang inakay mga kalapatids. Ayan, medyo ngal-ngal na sila dahil sobrang init na rin ng sikat ng araw. Pero okay lang yan. Mas maganda yan para sa murang edad pa lang ma-exercise na yung kanilang mga baga. So ang gagawin natin, kukunin na natin to, ibabalik na natin sa kanilang mga magulang para sila ay masubuan. Samantala mga kalapatids, eto, binibilad ko yung ating mga grits na nabasa nung mga nakaraang bumabagyo. Sayang naman, kung hindi natin gagamitin, pwede pa naman yan mga kalapatids. Mas maganda lang ibigay sa ating mga alaga ng tuyo. Kasi medyo nati-turn off sila pagkabasa. Ayan, bilad lang natin mamaya-maya, tuyo na yan. Balik tayo dito sa ating breederan mga kalapatids. At kung mapapansin ninyo, itong tubig na ibinibigay natin sa ating mga breeders na nagsusubo, eh may kulay na. Ang dahilan yan mga kalapatids, sapagkat nilagyan ko yan ng probiotics. Sinisimulan na nga natin i-introduce sa ating mga alagang sisiw o yung mga squabs na yan, yung ating mga maliliit na inakay na yan, yung probiotics o good bacteria para nang sa ganun ay magkaroon na ng colony doon sa kanilang gut. O yung sa kanilang crop, sa may butchi nila, hanggang sa kanilang digestive system, para nang sa ganun ay kasama nang ma-establish yung mga good bacteria dun sa kanilang sistema na makakatulong naman sa kanila sa
good digestion at nutrients absorption. Dito naman mga kalapatids, ayan, mukhang magkasundo na sila. Nung nakaraan eh, nagbabarawan sila dahil pareha silang borga mga kalapatids. Alright, so ito, mukhang kak din to mga kalapatids. Tsura pa lang, ayan. At mas maganda sana kung hen siya dahil kulang na kulang tayo sa hen mga kalapatids. So maghihintay na lang tayo ng pagkakataon, makasingi tayo doon. Alinman doon sa mga hen natin na ginagamit natin sa pang-motivate doon sa ating dalawang ibon. So ngayon, kukondisyon mo muna natin to. Ibibigay natin lahat ng kanyang pangangailangan para masiguro natin na lumaki yung chance ha, na makapagbuga pa, makapagpa-fertile pa, at makapagpapisa pa tayo ng mga sisiw sa pamamagitan nitong ating ibon na ito na mula doon sa ating kaibigan. Itong ating ibon na to na sinogin, eh pahinga ka muna Chong ha. Tagparis ka lagi eh. Ewan ko ba kung sa mukha nakuha yung libido mo. Ewan ko ba dito mga kalapatids, puro tagpares yung ibon na ito. The next day. Good morning sa inyo mga kalapatids. Napakaganda ng panahon ngayong araw ng Linggo. At dito ngayon sa ating flyer slope ay wala yung ating dalawang ibon na si Zomba at si Jesse sapagkat isinampa natin kagabi. Pero hindi para sa second lap mga kalapatids, kundi para imidtos, ipagpag yung ating mga alaga sapagkat napakatagal din nilang walang lipad, walang pagpag. So kailangan talaga natin gawin yung pagpapagpag sa ating mga alagang panglipad. Angeles, Pampanga lang naman mga kalapatids, 72 kilometers air distance yung layo. At inirelease sila kaninang alas 8 ng umaga, 8:04 yata kung hindi ako nagkakamali. At ngayon, malamang ay paparating na rin yung ating mga ibon. So may aabangan tayo ngayon mga kalapatid. Samantala, itong ating mga alagang naiwan dito sa ating flyer's loft ay papalabasin na muna natin para naman sa ganun ay makapag-ronda-ronda rin naman sila at hindi sila matenga dito sa ating baratang kulungan. Ayan, sige labas. Labas. Kakahiyaan pa mga kalapatid. Mukhang mangingitlog na tong mga hen natin mga kalapatid. Dahil madalas nang nasa pugad. Samantala, yung balita update dun sa ating ibon na nakaalpas nung mga nakaraang araw, yung bigay sa atin ng ating kaibigan, wala na mga kalapatid. Hindi na nagpakita, hindi na nakabalik dito sa ating kulungan. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Yun yung ibon natin, tataas lumipad mga kalapatid. So pero kung sakasakaling may mapasyal sa inyo mga kalapatids na ibon, PHA band 2025, blue-green yung band, checkered yung ibon, young birds pa lang, putol yung pakpak at yung buntot, ayun, yun na yung ating ibon mga kalapatids. Hindi man siya makabalik dito sa atin, eh sana makuha siya o makapunta siya dun sa mabuting pansir na mag-aalaga sa kanya. At kung ibabalik sa atin, eh lalong mas maganda. Replenish natin tong kanilang patungaan para mamaya-maya eh makapag-subo na yung ating mga breeders. Okay pa naman yung kanilang minerals. Ganun din, pinalitan na natin yung kanilang tubigan. Habang tumutuka yung ating mga breeders doon, eto, kagaya kahapon, binilad muna natin yung kanilang mga inakay. Tutubuan na ng balahibo, paunti-unti yung ating mga alaga. Eto yung sa atin, eto naman yung kay Sir Paul. At mukhang white flight yung kay Sir Paul, manang-mana dun sa nanay. Hayaan na muna natin itong mabilad dito para ma-activate yung kanilang vitamin D sa kanilang katawan. Time check mga kalapatids, 9:14 ng umaga. Ito na, nandito na si Zomba. Nauna si Zomba mga kalapatids. Ito na si Zomba, pumasok na mga kalapatids at hindi pa ako nakakapaglagay ng tubig niya. Sensya na. Ayan, nahuli tayo. Ayan, oh. Electrolytes yan mga kalapatids. Pampawi ng pagod at para bumalik agad yung kanyang nawalang lakas. At syempre reward dito sa ating umuwing ibon. Ayan, sige. Oh. Okay na siguro yun mga kalapatids. Halos 10 minuto rin na naibilad natin itong ating mga alagang ibon na inakay dito sa biladan. At kukunin na natin to para ibigay, ibalik doon sa kanilang mga magulang. Naibalik na natin yung mga sisiw at ayan, nagsusubo na yung kanilang mga magulang. At mukhang nagkakamabutihan itong ating mga breeders at malamang masusundan agad itong dalawang sisiw na naririyan. Kaya eto na, inihahanda na natin yung kasunod mga kalapatids na kanubi. BBCM 2025 NDR. Kumbaga ito yung katumbas nung sing-sing na kagaya ng kay Sir Paul. Kaya lang BBC Cavite naman yun, NDR 2025. So ito yung atin, BBC Manila. So pagkatapos nito, susunod pang clutch, ito mga kalapatids. Kaya tuloy-tuloy yung ating gagawing pagkukondisyon dito sa ating mga ibon. Ayan, binigyan ko ng pink minerals. Hindi ko muna hinalo doon sa mga grits mga kalapatids para solid. Time check mga kalapatids, 9:30. Wala pa rin yung ating ibon na si Jesse.
So, siguro, huwag na nating hintayin yun. Magpatuka na tayo dito sa ating mga ibon. Ayan, tumutuka na yung ating mga alaga dito sa ating breederan. Dito naman sa ating flyer slope, eh, maglalapag na rin tayo ng patuka sa ating mga alaga. Tara! Okay. Yung isa, ayaw pa pumasok. O, ngayon lang pumasok. Nahintay niya kasi yung pares niya, mga kalapatid. Wala pa rin kasi si Jesse. Ayan. Ayan nyo, karagan yung ating mga ibon, no? So, antay-antay pa tayo, mga kalapatid. A few moments later. 9:40. Halos 25 minutes yung pagitan nila ni Zomba. Ayos, ha? Nung nakaraan, nauna to si Jesse. Ngayon, eh, siya naman yung nangulelat. Ang lapit-lapit lang. Ang Iles, Pampanga. So, papasukin na natin yan para makakain na rin siya. Makahabol siya dun sa ginagawa nating pagpapatuka. Sige, pasok na. Pasok. Alright, gahanap ng ubig, mga kalapatid. Pinainom ko na bago natin siya patukain. Mukhang napagod yung ating ibon na ito. Nanibago dahil nga ang tagal na walang liparan. Ito, buhos na natin ito, mga kalapatid. Yung pinakahuli. Aguhan sila. Sige. Tapos mamaya, bibigyan natin ng separate dun si Jesse sa kanyang pwesto para hindi naman makompromiso yung binibigay nating patuka sa kanya dahil nahuli siyang dumating. Alright, mga kalapatid, yan na muna ang update dito sa ating munting tambayan. Maraming salamat sa inyong pakikiabang, pakikitambay, pakikipagkwentuhan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share. Kung nagustuhan mo ang video, pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kalaman. Paano, mga kalapatids? Hanggang sa susunod na pagkikita, i-update ko kayo dito sa liparan ng ating dalawang ibon na si Jesse at si Zomba. Paalam!